Goods. Sige. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Lord's Day po sa mga nandito sa nandito ngayon sa church at yung mga nasa GMeet. Mga naka-join sa GMeet, Happy Lord's Day po and Happy New Year din po sa bawat isa po sa atin. So, papuri po sa Diyos at muli tayo po ay pinahintulutan niya na magsama-sama po sa lugar na ito, maging mga sa GMeet, wala man kayo dito ay nakasama naman namin kayo sa pamamagitan ng teknolohiya upang magbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. So, anong ganda po, no, na pinahintulutan po ng Panginoon na sa unang araw ng bagong taon, tayo po ay pinahintulutan niya na magsama-sama, magpuri at magbigay ng papuri at pagsamba sa kanya. So, ayun po. So, bago po tayo magsimula, some announcement lang po. So, patuloy pa rin po ang ating men's Bible reading with ARBC. Ito po ay tuwing Monday and Thursday ng 9 p.m. At yung atin naman pong CRO Midweek Fellowship, tuwing Wednesday naman po ito. Ito naman po ay nagsisimula ng 7 p.m. At meron din pong patuloy din po yung ladies book study ng CRO and kasama din po ang ARBC. Ito naman po ay tuwing Friday, 9 p.m. naman po ito. At Men and Women's Fellowship, pero ito po ay separate, no? Tuwing Saturday po, 7 p.m. So, sa ngayon po, to be announced po kung magagather po ng physical dahil may times po na nagkakaroon po ng sakit yung ibang kapatiran. So, to be announced naman po ito. Okay, and syempre po, tuwing Sunday, ito po ay ang Lord's Day celebration po. At ito naman po ay nagsisimula ng 9 a.m. So, inikayat po natin ang bawat isa na mas maganda po, no, na tayo po ay on time na nasisimulan po natin ito ng on time po. Okay? So, reminders din po to silence our mobile phone notification dito po sa ating panambahan to avoid causing distraction to others. Tayo rin po para hindi po tayo ma-distract at hindi po tayo maka-distract ng ating pong mga kasama dito sa ating panambahan. And then, still observe health protocols dahil tayo po ay nasa pandemya pa rin. So, ini-encourage pa rin po na mag-suot ng face mask at yung frequent hand sanitation. At para naman po sa may mga anak, ini-encourage po natin ang mga magulang na i-assist po nila yung kanilang mga anak na makinig po sa mga pagtuturo. Sa mga pagtuturo po natin dito. Okay? And ayun lang po. So bago po tayo magsimula sa ating devotion ngayong umaga, tayo po ay manalangin. Ama, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, maraming salamat, Panginoon. Dahil muli kami po ay pinahintulutan mo na magkasama-sama sa lugar na ito. Maraming salamat po dahil pinahintulutan mo, Panginoon, na sa unang araw ng bagong taon na ito, Panginoon, kami po ay magsama-sama upang magsamba at magpuri sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po dahil inumpisa namin ang taon na ito na kami po ay nagpupuri at nagsasamba sa inyo, Panginoon. Panginoon, panalangin po namin sa aming pong mga kapatid na nasa biyahe pa, pag-ingatan mo sila, Panginoon, na makarating din po sila ng ligtas sa lugar na ito at upang magkasama-sama po kami na makapag-aral po ng inyong salita, kumanta po para sa inyo, magpuri at magsamba po sa inyo, Panginoon. At sa umaga pong ito, sa aming devotion, gabayan mo po ako, Panginoon, itago mo po ako sa inyong likuran. Panalangin ko, Panginoon, ay mahiyag lamang po ang katotohanan ng inyong salita sa pulpitong ito. Muli, maraming salamat, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat sa inyo. Maraming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Amen. So, ayan po. So, ang tipong devotion ngayong umaga, ang title po niya is Liberating,
the liberating truth. At may kita po natin ang ating verse sa John 8. At babasahin ko po siya from 31 to verse 38. So inaanyahan ko po ang bawat isa. Nabuksan po ang kanilang mga Biblia sa Gospel of John, Book of John. At babasahin po natin ang verses 31 to 38. Babasahin ko po siya sa English Standard Version. John chapter 8 verses 31 to 38. ESV. Ito po ang salita ng Diyos. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and if you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are offspring of Abraham and have never been slave to anyone. How is that you say you will become free?" Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. I know that you are offspring of Abraham, yet you seek to kill me because my word finds no place in you. I speak of what I have seen with my father, and you do what you have heard from your father." Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Okay, so John 8 verses 31 to 38. So ang context po ng verses na ito or nung chapter na ito, makita natin na dito na ito ay nagpapatukoy sa mga disciples. Okay? So disciples, the true disciples and the false disciples. So mababasa natin dito sa unang verse, no, verse 31. So Jesus said the Jews who had believed him. So may mga Jews na naniniwala or nananampalataya sa Panginoon. Pero kung babalikan natin, ang kausap niya dito, yung mga Jews na naniniwala at nananampalataya sa kanya. Pero ang tanong, totoo ba silang nananampalataya o naniniwala sa kanila? Pero kung babalikan natin yung mga verses, babalik tayo sa mga unang verses sa chapter na ito, may kita natin dito na ang kausap ng Panginoong Jesus ay ang mga Pariseo. No? At may kita natin sa mga unang verses na yung mga taong ito ay sinusubukan ang Panginoong Jesus. So may kita natin dito na sila ay hinding mga totoong tagasunod ng Panginoong Jesus. No? May kita natin dito na sinusubukan nila ang Panginoon. Sinusubukan nila ito para magkamali siya at para maparusahan siya. Pero matalino ang Panginoong Jesus at alam niya ang lahat ng bagay, kaya hindi ito nangyari. Dito mapapatunayan natin na ang mga taong ito ay hindi mga totoong tagasunod ng Panginoong Jesus. They are sila ay mga false na tagasunod. Okay, and then sabi dito ng Panginoong Jesus, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Okay? "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Verse 33, they answered him, "We are offspring of Abraham and have never been slave to anyone. How is that you say you will become free?" So, ayun yung sinasabi nila. Okay, so may kita natin dito na yung truth ay magpapalaya sa kanila. Pero may kita natin yung reply nila na ayaw nilang tanggapin ito. No? Dahil sinasabi nila sa kanilang mga sarili na kami mga offspring ni Abraham at hindi daw sila na-enslave to anyone. Pero alam natin na nung mga panahon na to, ang Israel ay under ng Roman. Okay? At alam natin na hindi totoo yung sinasabi nila dito. Dahil before pa, bago pa yung Roman, marami pong bansa ang sumakop sa kanila. Okay? Babylon, Egypt, at may mga iba pang bansa. So hindi makikita natin na hindi totoo yung sinasabi nila dito at sinasabi lamang nila ito to deny
yung katotohanan. Okay? At may kita din natin dito yung katotohanan na sinasabi ng Panginoong Hesus at yung katotohanan na yon ang magpapalaya sa kanila. Okay, so ang title po natin yan is The Liberating Truth. So, the question is, what is a liberating truth? Or siguro, mas akma ang tanong na sino ay yung liberating truth natin? Sino? Wala nang iba. Kundi yung nagsasalita dito. Nakausap nila. Ang Panginoong Jesus. No? Siya ang katotohanan. Di ba? He is the way, the truth, and the life. And He is the Word na nagkatawang tao na nakasalamuha sa kanila nung panahon na to. Now, He is the way, the truth, and the life. He is the Word. Siya ang katotohanan. Siya ang katotohanan na salita ng Diyos, ang Panginoong Jesus. At alam naman natin na tayo ay by default, tayo ay alipin ng kasalanan. So, ituloy po natin yung pagbabasa. Okay? And verse 34, Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin." No? Ang isa pa pong katotohanan, simula po nang ipinanganak tayo sa mundong ito, tayo po ay mga alipin na. No? Tayo ay mga alipin na ng kasalanan. Okay? At ang master natin is a deceiver. No, he's a deceiver. No, siya ay sinungaling at yung master natin walang iba siyang pagdadalhan sa atin kundi ang kamatayan. No. Tayo ay sin is sabihin ko po, truly I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. At tayo pong lahat ay dumaan dito. No? And the slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So, yung slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So, ipinanganak tayo sa mundong itong makasalanan, kaya kailangan nating born again. No, para sa muli nating panganak uli, sa muli nating pagkapanganak muli, tayo ay makakalaya na sa kasalanan at tayo ay magiging anak na ng Diyos. At alam natin na ang makakagawa lamang nun ay ang Panginoong Jesus. No? Ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Tuloy po natin yung pagbabasa. Verse 36, "So if the Son sets you free," ang Panginoong Jesus lang ang makakapagpalaya sa atin. "So if the Son sets you free, you will be free indeed." No? "I know that you are offspring of Abraham, yet you seek to kill me. Because my word finds no place in you. I speak of what I have seen, with my father, and you do what you have heard from your father." So ang Ama, sened niya ang Panginoong Jesus sa lupa, no? Ang salita ay nagkatawang tao upang pagbayaran ang kasalanan ng mga tao niya. Okay, siya ay nabuhay dito sa lupa, namuhay siya ng matuwid, hindi siya nagkakasala. At pagdating ng takdang panahon, siya ay pinahirapan, ipinako sa krus, at namatay upang pagbayaran yung ating mga kasalanan. Pero hindi siya nanatiling patay. Pagkatapos ng tatlong araw, siya ay nabuhay at umakyat sa langit upang makapiling muli ang Ama. At ano ang kailangan gawin ng mga tao? Kailangan nila mag-repent, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at manampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus. So, sa ganitong paraan, tayo ay makakalaya sa ating kasalanan. Tayo ay makakalaya sa ating master na walang ibang pagdadalhan sa atin, kundi ang kamatayan. So, ito po yung katotohanan na sinasabi dito. So, makikita natin hanggang sa dulong verse na yung mga Jews na kausap niya, sila ay hindi mga totoong mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Sila ay hindi mga totoong tagasunod ng Panginoong Jesus. Sila ay namumuhay sa kasinungalingan at hindi sila namumuhay sa katotohanan. At ang mga totoong disipulo
ng Panginoon ay namumuhay sa katotohanan at nag-a-abide sa kanyang salita. So basahin ko po uli yung sa verse 31. If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. So anong makikita po natin dito? No, I believe this is the best time. Ngayong narinig natin ito sa unang araw ng bagong taon, sa araw ng Panginoon, this is the best time to check ourselves kung tayo nga ba ay talagang nasa pananampalataya. No, katulad ng sinabi ng Apostol Pablo. No, let's check ourselves. No, dahil kung totoong tayo ay pinalaya na ng Panginoon, tayo ay totoong malaya na. Okay? Kung tayo totoong pinalaya na ng Panginoon sa mga kasalanan, tayo totoong malaya na. Kaya, mamuhay tayo na may kalayaan sa katotohanan. Tayo ay pinalaya na sa kasalanan at kasinungalingan, kaya tayo ay mamuhay na sa katotohanan. Sa katotohanan at kalayaan. So, pero hindi ko sinasabi dito na tayong mga Kristiyano ay hindi na nagkakasala. No, tayo ay since we are here in this world, nasa flesh pa tayo, tayo ay nagkakasala pa rin. Pero ang pinagkaiba na dapat ng taong namumuhay sa katotohanan ay hindi niya na ginugusto yung kasalanan na yun. No, kung tayo man ay mahulog sa kasalanan na yun, let us repent. No, mabuti ang Diyos. No, there's no condemnation. No, kung tayo ay nasa katotohanan na, kung tayo ay nasa Panginoong Jesus na. Okay, ngayon, kung mapagtanto natin or malaman natin na wala nga talaga tayo sa katotohanan, for unbelievers, no, namumuhay ka sa kasinungalingan. Mahirap man tanggapin, pero yan ang katotohanan. Namumuhay ka sa kasinungalingan at ang master mo ay iyong kasalanan. No? At wala kang ibang pupuntahan kundi kamatayan. Okay? So, repent. No, nagkasala ka sa banal na Diyos. Sa banal, banal, banal na Diyos. No, nagkasala ka sa Kanya at ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Okay? So, kailangan mo mag-repent sa iyong mga kasalanan. Talikuran mo ito at manampalataya ka sa natapos na gawa ng Panginoong Hesus. Di mo kayang iligtas yung sarili mo. At ang Panginoong Hesus lang ang makapagliligtas sa iyo. Mamuhay ka sa katotohanan ng salita niya. No? So, ito po ay magandang paalala sa atin, sa bawat isa sa atin, na mga mananampalataya. No? If we claim that we are Christian, kung sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano, sinasabi natin na tayo ay nasa katotohanan. Kung sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano, dapat mamuhay tayo sa katotohanan. Okay? So, paano natin malalaman yun? Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. No? Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, salamat sa Diyos nyo dahil pinahintulutan niya na sa unang araw ng bagong taon, tayo pinahintulutan niya na magsama-sama. No? Anong ganda na sa unang araw ng bagong taon na ito, tayo ay magkakasama upang magpuri at magsamba sa Kanya, upang mag-aral ng salita niya, upang may guide tayo sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, ayun lamang po, tayo po ay manalangin. Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po sa katotohanan ng inyong salita. Maraming salamat po dahil ito po ay nakarating sa amin. Maraming salamat po dahil ito po ay itinuturo sa amin upang malaman namin na kung ano po yung mga bagay na dapat namin gawin. Ama, patuloy niyo po kaming tulungan ang bawat isa po sa amin na mamuhay po sa katotohanan ng inyong salita, na mamuhay po na sumusunod sa katotohanan sa Panginoong Hesus, Panginoon. At patawarin mo kami, Panginoon, kung kami po ay patuloy na nagkakasala, Panginoon, sa isip, sa salita man o sa gawa. May mga bagay kami na nagagawa, Panginoon, na hindi po namin nasusunod ang inyong kagustuhan, Panginoon, ang inyong kalooban. Patawarin mo kami dito, Ama. At patuloy mo kaming tulungan
na ito po ay paglabanan upang mamatay po ng tuluyan ang mga kasalanang ito sa amin, Panginoon. At Lord, muli, maraming salamat po sa oras na ito, sa umagang ito. Patuloy mo po kaming samahan, gabayan, Panginoon, sa araw na ito, sa patuloy po na pag-aaral namin ng inyong salita, sa pagsamba at sa pagbigay namin ng papuri sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so